Lalong-lalo sa Instagram at TikTok, guys. Again, sa Instagram, grabe. Sa mga milyon-milyong viewers doon sa Instagram Reels ko, guys. Sa mga Reels, maraming salamat. So, nakakatuwa kasi ang daming bashers. Hindi, joke lang. Maraming salamat. Marami din naman maganda comments, siyempre. Pero... And also guys, isa shoutout ko lang din yung isa sa inyo, isa sa mga subscribers ko na naka-zoom call ko kanina, si Marvin Joseph. Sobrang saya daw niya na nakausap niya ako ng live at masaya din ako nakausap ko siya kasi bilang PWD si Marvin Joseph, sobrang nantig ako sa story niya. Hello guys, good morning. So today, papasok tayo sa office, syempre. Well, today is Thursday. I usually go to the office Mondays and Tuesdays. Pero, choice naman namin kung kailan kami pupunta. Eh, bilang medyo pagod ako this week, sabi ko sa VP namin, Thursday na lang ako pupunta. Kaya, ganun guys. Wait lang, ano na ba? Anong gagawin ko? Ah, mag-refill akong tubig kasi kamay ko nandito sa camera. Gusto nyo ba yun? Yung pichel ko pang karinderia, di ba? Okay lang, naka-hydro flask naman guys. Pero yung tubig galing sa karinderia. Tapos, ay guys, gumawa pala ako pag gusto niya lang malaman, i-Instagram ko na lang sa story ko. Kuhang-kuha ko guys, nakako na ang caramel macchiato. Ni-YouTube ko lang. Pero, nakuha ko na kung paano yung lasa niya. As in! Turo ko sa inyo kung gusto niyo. Caramel macchiato na Starbucks. So, tapos yung ingredients niya guys, makukuha niyo rin dyan sa Pilipinas. As in, tinantya-tantya ko lang. Tapos yun, kuha. Swak na swak. Tayo natin ang ating coffee maker. Let's go. Kasi late na ako. Ano ba yung palagi na ako late? Ano ba yung buhok na eh? Alexa, what's the weather like in Chicago? Right now in Chicago, Illinois, it's 60 degrees Fahrenheit with clear skies and sun. Okay lang ba yung manong? Di lang ko yung jacket. Sunny pero malamig. Shh! Alexa, stop! By the way, Alexa, stop! And then sa mga nag-aabang palagi ng outfit natin dyan, ito po. Wow, feeling. Wait lang. From head to toe, today I'm wearing yung Jordan 1 na USA. Ayan, and then plaid or checkered na tawag dito, na polo. That's it. And then pomade na wala sa ayos. Okay. Hindi pa kasi nagpapagupit guys. Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. Kung bago ka po dito, ako po si Vince, Filipino living the American dream. At gumagawa ako ng mga Buhay America vlogs. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, please click the subscribe button at yung notification bell para updated ka every time may bago akong upload. Normally talaga nag-upload ako every Wednesdays and Saturdays. Pero bilang medyo busy-busy na tayo lately guys, Saturday muna ang upload natin. Pero titry ko pa rin mag-upload ng Wednesday kapag kaya. Pero again, every Wednesdays and or Saturdays, 12 to 1 PM Manila time. At sinasagot natin yung mga comments nyo doon sa last video. At yun, sa mga bago dito, pinapakita ko yung totoong Buhay America, guys. Kaya, ayun, simulan na natin. Tignan yung mga comments nyo sa last video. Brent Angelo Valladolid. Hello, Vince. Thank you sa pagsagot sa tanong ko. Tuwang-tuwa ang bunso ko si Altea Briana every time na may shoutout para sa kanya. Keep on inspiring and stay safe. Shoutout to Altea Briana. Shoutout ulit sa'yo. Pakabait ka. Makinig ka kay Mami Daddy. Nox. Nurse Marian RN, congrats Vince, nakakatuwa at paunti-unti ka na nagiging kilala. Char! Buong family kami nanonood ng vlogs mo. Hey, thank you Nurse Marian RN and family. Ikaw yung guide namin sa nalalapit na migration namin dyan sa US. Ano palang comment mo dun sa Texas school shooting sa Uvalde, Texas? Nag-worry kasi ako dahil may primary school kid kasi ako eh. Safe pa ba dyan? Char! God bless you! Wala mo na akong comment dun kasi medyo grabe yung nangyari dun, diba? I mean, scary siya, nakakalungkot. Ang masasabi ko lang, kahit saan naman tayo pumunta, hindi palaging safe. So kaya kahit nasaan tayo kailangan, palagi tayo nag-iingat. So ayun, pagdasal na lang natin yung nangyari doon at sana pagdasal din natin na merong pagbabagong mangyari na maganda. And congrats din dahil yun nga magmamigrate na kayo dito. So yun, see you soon! Next! LJ Ochia, hi Kuya Vince, just want to know your opinion about this po. I'm currently working here abroad for only 6 months at meron dito applying to US as immigrant visa at gusto ko na po mag-apply next month. You think okay po ang decision ko na umpisahan na mag-apply agad? Kasi ang processing time po is 2 to 3 years naman. Di po ba masyado ako nagmamadali or it's still fine? God bless po, more vlogs to you. So ito yung take ko dyan. Kung meron kang time na mag-apply, simulan mo na kasi again. Nanggaling na rin sa'yo at alam naman nating lahat na it doesn't happen overnight. Talaga mag-aantay at mag-aantay tayo. 1 year,
2 years, 3 years, di ba? We don't know. Depende sa kaso yan. Kaya, pag may time ka, if I were you, simulan mo na yung pagpaprocess kasi hindi naman yan agad-agad nga. Inulit ko lang yung sinabi ko. So, for me, feeling ko hindi ka nagmamadali. Christina Rojas, thank you Sir Vince for your consistent video uploads. Of course, Christina, hindi na ako consistent eh. Every Saturday na lang recently, di ba? These past few weeks. Pero yun, at least consistent ako sa Saturday, di ba? Kaya, ayun, wala lang Christina. So, hello. Thank you din. CRB, yo bro, question lang. Before nung nag-await kayo ng ID or interview date, nag-book ba kayo ng appointment sa CGI or nag-wait lang kayo ng email ng US Embassy regarding sa ID scan? Thank you sa pagsagot. By the way, waiting na lang kami ng ID. Hehe, huy, congrats, share ko lang. Cheers! Cheers! Congratulations, CRB! So yun, sa amin, inintay lang namin yung email ng US Embassy. Ayun, tas yun. Juan Enrique Saison, shoutout to me and Kuya B, bro! Ayan, shoutout sa mga tropa natin dito. Juan Enrique Saison, shoutout to you, bro! Kita-kit soon, shot na! At kay Kuya B! Ano na, nauhaw na ako, bro! Let's G! John Dill Di Mayuga, thank you po, Kuya Vince. Hey, kahit hindi ako umiinom, baka mapainom mo ko basta marami pulutan. Kung fu pala to eh. Bawal yun, sir. Kailangan, pag pupulutan, iinom din. Hindi yung taga-tira lang ng pulutan. Joke lang. Grabe, baka sabihin ng mga tao, lasenggero ko. Hindi, uy, hindi ako ganun, guys. I just drink occasionally. Wow, everyday is an occasion. Cesar Flores, Sir Vince, dito na ako US, currently sa Florida, moving to Missouri on first week of June. It's a prank, kala ko masaya. Joke lang, kala mo masaya, di ba? Minsan, hindi palaging masaya dito, guys. Minsan, nakakapagod talaga. Well, most of the time, nakakapagod. Parang talaga yung sabi nila dati, di ba? Nasa Pilipinas pa ako, sinasabi ng mga relatives natin nandito sa Amerika. Dito, bahay, trabaho, bahay, trabaho. Siyempre, meron namang happy-happy paminsan. Pero, ako, kaya ko talaga ikumpara yung mas maraming time mag-happy-happy sa Pilipinas kumpara dito. Kasi dito, parang puro trabaho lang talaga, guys. So, ayun. Justin Yedix, ha, lambanog na lang para tipid, Kuya Vince. Grabe sa lambanog. Pero, sige. Hindi ko alam kung nakatayin ako ng lambanog. Never pa. Patryin nyo ako ng lambanog dyan, guys. Nga pala, saan home city mo dito sa Pinas? Panoorin mo yung mga lumang vlogs, bro. Di ba? Hindi, pero Tagano ako. Paranaque City with the South Kids, bro. Taga Paranaque po ako. Pero my mom's from Cebu, my dad's from Bulacan, pero lahat kami, ano na. Pero lahat kami talagang laking Manila. I mean, sa Paranaque. Si daddy sa Caloocan. So, yun. Grabe na sneaker collection mo. Pang malakasan na. Ha, talaga ba? Hindi nga, inakakaya naman sa mga tunay na sneakerhead. Kunti pa yan, guys. Pero hindi na ako nagdadagdag. Kung nagdadagdag man ako, pambenta yun. Every time nagre-release si... Asan na yung necklace ko? Oh, ngayon ko lang napansin. Para akong nakahubad kasi pag walang... Parang kulang, alam mo yun? Pag wala akong accessories. Marami ba? Pero thank you sa mga nakaka-appreciate. Pang display ko lang talaga yan. Ha! Joke. R.R. Biray. R.R. Biray? Wow. Slang. R.R. Biray. Biray? Ewan. Joke. R.R. Biray, I think. Biray. Beer Ray. Hindi na tigilin. Sir Vince, kakasubscribe ko lang sa channel mo. Thank you, sir. Ha, tanong ko lang if ano advice niyo po na auto loan. Mas okay ba kung second hand or brand new bibilin? By August, flight namin ng family ko pa US. So, congrats. Thanks, sir. God bless you. God bless you too. So, ako personally, kahit saan mo tignan, mas okay na matangin brand new, di ba? Kasi syempre, sure kang ano yun, walang defect or anything. Kasi pag second hand, merong chance na meron siyang defect. Hindi ko naman sinasabing lahat, no? Pero, lalo kapag hindi ka marunong tumingin ng sasakyan, tapos bumili ka ng second hand. Except, bumili ka ng certified pre-owned. Dito sa Amerika, meron yun. Pag pumunta ka ng mga dealer, meron silang tinatawag ng mga CPO. Which is, mga second hand siya, pero certified pre-owned. Ibig sabihin, sobrang, para sa brand new. Parang, maganda talaga. As in, 100% mint condition yun. So, I'm not sure kung may ganun na sa Pilipinas ngayon. So, kunyan, let's say, punta ako sa Honda, sa Toyota, or sa Lexus, whatever. Meron silang tinatawag na certified pre-owned nga. Bilang hindi ako ganung kagaling sa sasakyan, palaging brand yung binibili namin. Kaya, ayun. Para wala nang agam-agam, alam mo yun na, ay, baka may ganyan. Baka mamaya after ilang months, may sira or something. So, yun. And then, i-shoutout natin lahat ng mga nag-comment dito sa vlog na to. Raj's Vlog 1222. Sit with Kate, Bernard Tumang, Rev Bernard Ferreras II, Arnold Booker, Jeffrey, and Korea Cross Blended. Shoutout sa inyong lahat. Sorry, hindi natin talaga mababasa lahat ng comments, guys. And also, guys, isa shoutout ko lang din yung isa sa inyo, isa sa mga subscribers ko, na naka-zoom call ko kanina, si Marvin Joseph. Sobrang saya daw niya na nakausap niya ako ng live. At masaya din ako nakausap ko siya, kasi bilang PWD si Marvin Joseph, sobrang nantig ako sa story niya. Nag-share siya sa akin, nag-share din ako sa kanya. Kung curious kayo anong condition niya, meron siyang cerebral palsy, which is delayed motor nga. So yun, grabe, nakakaantig yung story.
story ni Marvin Joseph, pero I enjoyed talking to Miss Rica at kay Marvin Joseph kanina. Kaya hello sa inyo, shout out to you guys. And talk to you again soon. Sobrang nakakatuwa lang na meron ako na-inspire ng mga kababayan natin na kagaya ni Marvin Joseph, na hindi naman talaga ako nag-expect ng kahit ano. Sabi niya, palagi daw niya ako pinagdadasal, nag-aabang siya nung uploads ko para palagi. And then gaya ko, meron din siyang American Dream. And then ako nag-share talaga ako kay Marvin Joseph ng yun nga, yung journey ko, ganyan. Bigay sa kanya ng tips. Again, kay Marvin Joseph, hello sa'yo, shoutout. And shoutout rin sa mentor niya, si Miss Rica. Nice talking to you too. So, ayun guys, if you have any questions, suggestions, or anything, just message me. I'm willing to help you guys, motivate you, inspire you. So, mga ganun, kung kailangan nyo nakausap, I'm all ears. So, yun. So, again, thank you so much for watching, guys. If you finish watching the video without skipping or anything, maraming salamat. I really appreciate it sa mga nag-share nung video natin at sa mga nagla-like, nagko-comment. Again, maraming salamat. Kung hindi ka pa nakasubscribe, please click the subscribe button and yung bell icon para updated ka every time may upload tayo. Guys, don't forget to follow me on my social media accounts. Again, Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, lahat na guys. Lalong-lalo sa Instagram at TikTok, guys. Again, sa Instagram, grabe. Sa mga million-million viewers doon sa Instagram reels ko, guys. Sa mga reels, maraming salamat. So, nakakatuwa kasi ang daming bashers. De joke lang. Maraming salamat. Marami din naman maganda comments, syempre. Pero, again, sa mga million viewers doon sa reels, i-follow nyo ako sa TikTok. Kasi TikTokeris na rin tayo, guys. And that's it for today, guys. Magkita-kita tayo on my next vlog.